It's a beautiful Monday afternoon here sa California. Kumusta kayong lahat dyan? I'm so happy today because nakapag-makeup na ako and everything. I love it. Tingnan nyo yun. Ito yung paborito kong isa na mas paborito kong lipstick na ginagamit palagi aside from the Miami Fever. From Sephora naman ito. But mainit ang panahon dito, maalinsangan, and nagre-ready ako kasi wow! Arte kasi hindi pinagalitan ako ng junior police. Sino yung junior police? Yan ay ang aking anak na si Mickey Boy. Oh, si Lloyd. No. Christian Lloyd. Pinagalitan niya ako kasi sabi niya, Ma, antaba mo na. Hindi ka nakasya sa frame ng camera. Sabi niya, ba gusto mo yung wheelchair ka, yung tinutula ka, kinakarga ka, na wala ka ng silbi-silbi dyan, hanggang bata pa. Hanggang maaga pa, hindi hanggang bata pa. Thunder na. Hanggang may time pa daw. Bakit ganun? Gusto kong pumaya, pero di ko magawa. Pag nakita ko yung mga pagkain, gusto ko yun, gusto ko yan. Sabi nga ni Mika, yung anak ko, Ma, I think kailangan mo ng doktor eh, ng surgeon. Sabi ko, bakit naman surgeon ang kailangan ko? Hahanap daw siya ng surgeon na tatahi dito sa aking bibig. Kung pwede daw tahiin permanently, bubuksan lang kapag ka kailangan ng kumain. Kahit hindi pa time kumain, pag may nakita, sarap yan. Ewan ko guys, ano nangyayari sa akin mula nung nag-menopause ako? Umariba na. Parang galit na galit ako sa pagkain. Gusto ko yan, gusto ko yun. Nag-crave, yung tipong kakakain ko lang pero parang may gusto pa ako, may hinahanap pa ako. Sabi nila, effect daw yan ng kasi wala na akong period. Tapos yung mga hormonal changes and everything, gusto ko tong ipangalandakan. Para ma-justify kung ba't ako tumataba. Hindi, kidding aside, yun nga, dahil yung hormonal changes, because yung mga dating, pag may period ka pa, iba yung takbo ng cycle ng katawan mo. Pero kapag ikaw ay nawalan na ng period, andyan na maariba na si hot flashes, andyan na yung nag-crave ka ng ganito, ganyan. Talaga lumubo ko ng 2 times. My gosh. Hindi. Gusto ko, dati, ang problema ko, paano ako tataba? Kanyari. Ngayon, ang problema ko, paano ko papayat? Hindi ako. Alam nyo kasi, ganito yan. Hindi ako pwede bumili ng mga pampapayat. Maraming mabibiling pampapayat eh kung gugustuhin ko. Pero hindi ako allowed, hindi ako pwede. Kasi pag may caffeine ang pampapayat na yan, mga appetite suppressant, may mga ano yan, may mga caffeine yan. Yung caffeine na yun, yung bang katulad ko, hindi ako nakakainom ng coffee. Kailangan lahat decaffeinated. Kapag binigyan mo ko ng regular coffee, oh my God, talagang parang may bato na nakadagan dito sa dibdib ko. Parang hindi talaga ako makahinga. Parang, alam niyo yung parang ini-squish yung
daanan ng hangin ko. Sabi ng doktor, allergic ako sa caffeine. Kaya, never akong uminom ng kape. Kailangan laging decaffeinated lang. Yung mga soda na may caffeine. Nakakatawa nga eh. Ang tagal na. Tuntanda ko. Ito ngayon ko lang napag-tanto-tanto ko. Yung mga sabi ko sa sarili ko, bakit tuwing papasok kami sa sinihan? Tuwing manunod kami ng sine, sa kalagitnaan ng pinanonood kong sine, na dapat relax ako nung wala pang COVID ah. Dapat relax ako eh. Dapat. Maganda yung mood mo kasi nanonood kayo ng movie. Bakit in the middle of the movie, naninikip ang dibdib ko, parang may bato na nakadagan dito. Tapos, syempre, uwi ka na ng bahay, lilipas, mawawala. At after a few weeks, manonood ulit kami ng sine sa sinehan nito, ha. Ganun na naman lagi nangyayari sa akin. So, one time, sabi ko, okay, ngayon alam ko na, tuwing manonood kami ng sine, naninikip ang dibdib ko. Gusto kong malaman bakit. Alam nyo ba? May kinalaman dito tong katakawan ko. Popcorn and soda. Popcorn and Coke and Pepsi and kahit ano. Nung tinignan ko, sabi ko, okay, kakainin ko ulit yung mga kinakain kong regular pag nanonood ako ng sine. Tingnan natin kung mangyayari ulit. At nangyayari ulit. So ngayon, alam ko na. Kapag umiinom ako ng soda na may caffeine, yung mga Coke na yan, na gustong-gusto ko yan, tapos ang taas ng caffeine niya, maninikip na yung dibdib ko noon. Diba? Nakakabwisit. Inom ka lang ng ganyan eh. Maninikip-nikip na yung dibdib noon muna. Parang may sumasakal sa'yo. Diba unfair? Ngayon, alam ko na yung mga ganyan. Pero minsan, nakakainom ako yung mga diet. Soda, yung sugar-free, mga ganyan. Pero hindi ko inuubos, guys. Pag natikman-tikman ko na mga ganyan, tama na ako doon dahil pag inubos ko yon. Oh, no! Kaya dito sa bahay, ayaw nila ako. Binibili nila ako ng kape na mga decaffeinated. Hindi ko ma-enjoy. Siyempre, mas masarap yung tunay na kape. Mahilig ako sa coffee. Pero hindi ko maano eh. Hindi ko ma-enjoy yung talagang sarap ng coffee na coffee. Kasi iba pa rin syempre pag decaffeinated. Minsan nga kahit decaf na, naninigit pa rin yung dibdib ko. Pero, at hindi ito biro ah. Yung sa mga taong very sensitive sa caffeine. Pinagtatawanan natin dahil sa arte naman, parang ganun. May mga tao talagang sensitive sa caffeine. Hindi pwede silang bibiruin. One time, nasa restaurant kami ng friend ko. Mexican yung friend ko. Dito, naku, konting utot, konting ganun. Pwede kang mag-sue, pwede kang mag-demanda, parang ganun. Nasa ano kami, nasa isang restaurant kami. Sikat na sikat yan dito. Yung IHOP restaurant. Ngayon, sabi ko dun sa waitress, isang decaf at saka isang regular para sa friend ko. Hala, in the middle of nagkukwentuhan kami at kumakain, nararamdaman ko na bigat-bigat na yung dibdib ko. Teka muna, hindi ako makahinga. Bakit? Tinanong ko dun sa waitress, sabi ko, Miss, ano ba yung binigay mo sa akin coffee? Sabi ko sa'yo, decaffeinated. Oh, I'm sorry. I thought too regular coffee. Hala, nagalit na yung friend ko. Sabi niya, this is negligence. You know, my friend cannot drink a regular coffee. Why you
why you gave her this? Where's your manager? Where's your supervisor and stuff? Eh, sabi ko na lang dun sa friend ko, huwag na, hayaan na. Kaya ko naman ito. Tsaka may gamot akong iniinom. Kapag hindi ko na kaya, hindi na ako makahinga. Meron akong gamot naman. So, mula noon talagang iningatan ko na, guys. Kasi, hindi talaga ako pwede. Sinishare ko to sa inyo para maintindihan nyo kung bakit hindi ako makabili. Ang daming mabibili dito, yung mga capsule, tablet, nakaka-burn ng mga calories, ng fats. Mabilis kang papaya talaga. Pero hindi kakayanin ng puso ko yan. Pwede ako mag-cardiac arrest. Hindi biro, guys. Ang mga taong sensitibo na katulad ko, dapat pakaingatan yan because you'll never know. Minsan titigil na lang ang puso mo kasi hindi nila kaya, hindi kaya ng pusong bumomba. Dahil pag may caffeine tayo, mas mabilis ang tibok ng puso dahil talagang matapang yun eh. So, pagdating sa bagay na yan, yun ang kinalulungkot ko. Hindi ako pwedeng mag-anon. Kalungkot, di ba? Kaya, ayan, minamano-mano-mano ko ngayong araw na to. Mark this day! Pinagalitan ako ni Miki. Yung mga text niya, nakaka-hurt. Pero totoo naman. Sabi niya, Ma, please, antaba mo na. Sayang ang beauty. Sabi niya, sayang, wala nang value yan. Market value mo, toy. Pababa. Sabi niya, dapat habang tumatagal, para kang wine, lalong nagiging cute. Binola pa ako. At lalo kang gaganda kasi maganda ka na, sexy ka pa. Kaso ngayon, ganda lang. Alam niya kasi, magtatampo ako pag ginagano niya ako. Sensitive ang nanay mo. Pero alam ko, totoo naman yung pangaral sa akin ng anak ko. Napaka-conscious nun sa pagkain. Lahat kailangan iniingatan niya. Hindi katulad ko. Lahat ng pakita mo sa akin, ayan, okay, kakainin ko yan. Oh, okay, yan. Pizza. Okay, spaghetti. Everything. Chicken. Oh, steak. No. Dali niya dito lahat yan. Kakainin ko. Kakainin ko yan. Pero, ngayon, sabi niya, meron siyang utos kay Mika na timbangin mo si Mami, ah. Kahit 1 pound lang a week. O kahit na in 2 weeks, 1 pound lang. Kailangan makabawas daw ako. Kaya ngayong araw na to, tinatawag na ako. Magyo-yoga kami. Mag-burn daw ako ng calories. Wish me luck. Lagot. Yung tatay, pulis. Ngayon, may junior na. yan ang aking diet police. Hindi na pwedeng magpakatakaw-takaw dahil imo-monitor daw niya ako kahit nasa malayo siya. Magtitimbang daw ako. Magre-report si Mika. So guys, I gotta go. Magyoyoga na kami. Wish me luck. Okay guys, that's all for now. Shinjare ko lang to sa inyo para malaman nyo at ma-justify kung bakit abo jing 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 jing. Joke lang. Magpapapayat na ako. Mapapakabait na po ako. Promise. Junior police, hintay ka lang dyan. Wait ka lang dyan. Papayat din tong nanay mo. Take care. God bless. And bye.